Welcome back guys to my channel. Ang ituturo ko ngayon ay paglalagay ng IP address sa ating 1756 EN2TR module at gagamitin natin as communication path sa ating program. Guys, may dalawang paraan para malagyan ng IP address ang isang module. Ang unang paraan ay gagamit tayo ng BOOTP DHCP application at ang pangalawang paraan ay through manual. So guys, sa manual na paraan ng paglalagay ng IP address, i-rotate lang natin ang rotary knob. Kung mapapansin ninyo, meron tatlong rotary knob, X, Y, and Z. Itong tatlong rotary knob na to ay ang huling digit ng ating IP address. Kung ang ating IP address na ilalagay is 192.168.1.1, so i-rotate natin siya sa 0, 0, 1. I-rotate na natin 0, 0, 1. So ngayon guys, meron na tayong IP address 192.168.1.1. So ilalagay na natin siya sa ating controller. So yun na guys, ilagay ko na sa slot number 4 ang ating communication module. Then proceed na tayo sa programming guys. I-open lang natin Studio 5000 Logix Designer. Then create new project. So piliin lang natin guys yung 1756 L71 Control Logix 5570 controller. Then put a name. For example, test PLC. Then next. So makikita nyo guys, 1756 L71 Control Logix 5570 controller and the name of test PLC. So ang revision natin is 32. Ang chassis natin is 1756 A17 17 slot Control Logix chassis. I-check nyo palagi guys kung anong klaseng, kung ilang slot yung inyong chassis. So makikita nyo dito, kung i-click yung down, so meron tayong 4 slot, 7 slot, 10 slot, 13 slot. So make sure na tama ang ating chassis. Then ang ating controller is naka-install sa slot number 2 ng ating chassis. Then lagyan natin na description, like for example controller. Then finish. So wait lang natin guys, papasok na tayo sa ating controller. So nasa loob na tayo ng ating controller pero naka-offline pa tayo. So before that, i-minimize muna natin. Pupunta tayo sa ating RS Links Classic. Kailangan nating i-register yung ating IP address kung nasaan ang ating communication module. So i-click lang natin yung communication. Configure driver. So hahanapin natin sa available driver type.
So ang ating pipiliin is Ethernet devices. Highlight lang natin. Add new. So lagyan lang natin guys ng ang ating lagyan na natin ang name. For example, com or communication short. So click OK. So ilalagay natin yung ating IP address kung saan natin nilagyan noon ng IP address yung ating communication module. So 192.168.1.1 192.168.1.1. Click lang natin yung OK. So nandoon na ang ating communication. So it's already running. So close lang natin. Balik tayo sa ating controller. So ang gagawin natin ngayon is i-add natin sa ating controller ang ating communication module. So pupunta tayo sa sa ating controller. Meron tayong controller test PLC, controller tags, controller port handler, power up handler. So meron din tayo sa task naman, main task, main program. So down to input output configuration. So sa ating 1756 backplane, highlight lang natin, then right click properties or new module. Add tayo ng new module. Sa properties, kung i-click niyo ang properties, so makikita niyo lahat ng information ng ating controller. So kung kailangan niyo i-change ang controller, meron din option dito. So nandito yung redundancy, minor faults, opacity. So makikita niyo lahat dito. Alarm log. Nandito rin ang advance. So makikita niyo lahat yan dito sa ating controller. So balik tayo sa ating backplane, right click, new module. Then hanapin natin ang 1756 EN2TR. So ito yung guys. Then create. Lagyan lang natin ng pangalan, communication module. Ang ating description is, for example, module. Then, sa IP address, napaka-importante, 192.168.1.1. So again, ang slot number natin is ang ating communication module ay naka-install sa slot number 4 ng ating chassis. Make sure din na tama ang ating slot number kasi hindi siya magko-communicate pag mali. So then click OK. So guys, nandoon na yung ating communication module. So i-test natin guys kung tama yung ating controller, kung tama yung ating paglalagay ng module. So punta lang tayo ng online. Go online.
So, ang sabi niya is failed to go online with the controller communications path needed. So, punta tayo dito sa ating communication path. So, nakita natin sa ating registration kanina sa RS Links Classic yung ating communication. So, AB ATH 3COM Ethernet. So, click nyo lang yung positive sign. So, yun. Nakita na natin yung ating communication module. So, pag mali ang ating slot number, di natin ito makikita, guys. So, be careful. And make sure na tama ang ating slot number. So, i-click lang natin yung positive sign ulit. So, nakita natin yung ating backplane, ang ating controller. Click nyo lang ulit ang ating positive sign. So, tapos, yung ating controller, i-highlights lang natin. So, makikita nyo na, ready to go online. Go online lang tayo. So, since na ang ating controller kanina ay naka-registered sa S-Toloy controller, then gumawa tayo ng ating panibagong controller, which is in the name of Test PLC. So, kailangan natin siyang i-download ulit sa ating controller. So, go download lang. So, makikita natin ang connected controller is S-Toloy controller. Yung offline project, which is yun yung ating i-download sa ating controller is Test PLC. So, go download lang. Download. So, done downloading, change controller, must mode back to remote run. Yes. So, now guys, online na tayo. So, makikita nyo, healthy ang lahat. Then, check ulit natin itong ating communication module. Meron tayong triangle fault dito. So, ang gagawin natin, i-right click lang natin, properties, so ang gagawin natin is i-change tong compatible module into, meron tayong option dito na exact match compatible module disable keying. So, i-select ko lang yung disable keying. Then, okay. Apply. Yes. Changing connection parameters. Online will interrupt connections. To do this, and to any modules connected through this module, yes nyo lang, guys. Then, okay. So, nakita nyo na, wala nang fault dito. So, ngayon, i-add na natin ang ating input-output modules. So, ang gagawin natin, guys, pwede tayong discovered module or pupunta tayo ng offline. So, ituturo ko ngayon is pupunta muna tayo ng offline. So, by the way, gagawin natin is isi-save muna natin yung ating project. Punta tayo sa file, save as. So, gumawa ako ng folder sa desktop para sa ating project. So, hanapin ko lang yung folder na yun, PLC project. So, open, then save. Yes. Minimize ko muna. Okay. So, pupunta na tayo ng offline.
Ganun ulit guys. Backplane ulit tayo. Highlights. Right click. New module. So ang ating input-output module is IB32 po para sa ating input module. So hanapin natin yung IB32. 1756 IB32. So ito guys, 1756 IB32. So lahat ng modules compatible sa ating controller, naka-register na yan. So i-pick lang natin IB32. Create. So lagyan ulit natin ng pangalan. Input module, input. Description. Module. So again, slot number. So kung matatandaan nyo, ang ating input module ay naka-installed sa slot number 14. Okay. So nandoon na sa ating controller. So ngayon, ang ating namang ilalagay is ang ating output module. So, punta ulit tayo ng backplane, highlight, okay. Or, diretso na tayo kagad sa create. So, since nandito na tayo sa ating additional module. So, hanapin lang natin ang OB32. Make sure din na tama ang module natin. Okay, ito na. 1756 OB32. Create. Lagyan natin output. Description module. So kung matatanda nyo, naka-install sa slot number 8. So pick lang natin yung slot number 8. Okay. So i-close lang natin ito. Kung wala na tayong module na i-add. So guys, nandito na yung ating input-output module. So i-try na natin. We go online. So, since nag-add tayo ng modules, so kailangan natin siyang i-download. So i-pick lang natin yung download guys. Kasi kung upload, i-upload niya yung dating program natin, which is hindi pa kasama yung ating output input module. So palagi from pag nag-add tayo ng modules in offline, so we go through downloading. So done downloading, change controller mode back to remote run. Yes. So online na tayo guys. So ang gagawin natin is gagawa na tayo ng simple program to test our modules. Punta tayo ng main program, main routine, double click. So ito na. Pero, gagawin natin ito in offline. Isang output. So, okay. So guys, gagawin natin ng offline.
So, i-offline muna natin. Then, proceed tayo. So, ngayon, lalagyan natin ang address ng ating input at ang ating output. So, ang input natin, kukuha tayo ng input sa ating IB32. So, yung question mark, click lang natin. Hanapin natin sa ating controller tag ang input. So, nasa slot number 14 ang ating input. So, click lang natin. Local input data. Yun, lumabas siya. 0. Okay. Then, gagawin ko naman, ilalatch ko itong ating output sa ating input. So, mag-additional ako ng at tapos copy ko lang to guys papunta doon sa ating input. Okay, so i-verify natin, verification lang routine. So ito, verifying routine program main routine, 0 error, 0 warning. So it's good, ready to go online. So, i-download lang ulit natin. Go download. Yes. Okay. Pwede na natin siyang i-test. So, ang gagawin natin, highlights lang natin itong input, ang ating input, right click, toggle bit. So, tingnan nyo guys kung magre-respond sa output. So, yun. So, ibig sabihin ng ating program is tama. So, ating toggle off. O toggle ulit. So yun. So guys, sana natutunan nyo kung paano mag-create ng program sa aking PLC. Sa next tutorial natin is kung paano maglagay ng IP address using ating BOOTTP DHCP. So guys, thank you for watching.